Yes, hello. Yes, kaharap yung mga bata. Susubukan natin i-transplant ito sa lupa kasi para medyo maganda-ganda ng tubo. And hindi ko na kailangan ilabas ito dahil maganda naman ang ambient light dito. Actually, hindi mo naman kailangan ang sunlight. Ang importante lang is maganda yung lightings natin. And kaya niya magbigay ng red light or wavelength para ma-replicate yung sun. So, pwedeng-pwede ito. Halimbawa, hindi sa probinsya or nasa loob ka lang ng bahay mo, nasa wala kang space, and wala ka ring lupa na tataniman or plot. Nasa condominium or nandito ka sa city, so pwede ka pa rin mag-grow nito para i-plant natin ito. Ay ganito ang gagawin natin. So from here, yan, napatubo ko yung kalahati ito na puto ko. Tatanggalin natin yan, hahatiin natin, kukunin natin yun ito, and then another is here. Kasi tanggalin ito kasi mabubulok na rin naman yan. Yan. Kasi, so nahati natin siya. So ngayon yan, itatanim natin dito. Then kahit dito lang, meron ka lang light bulb. Minsan may nabibili sa market ng mga tinatawag na ang tawag nito, mga sun replicator, mga LED light, which is meron naman, basta meron ka naman red light, LED light, pwede na. So ganyan lang. And then talagay natin dito sa pila. So pakinabang nito again is para sa mga walang ito pang bahay, pang sariling gamit. Yeah, okay. Just a matter of week, pwede mo nang putulan ito. Then, meron ka ng pang-isa-isa. So, ganyan lang mag-regrow at mag-transplant. Hindi kasi ako ganong komportable sa tubig kasi syempre mas limited yung nutrients na nakukuha niya dito. At least lupa, mas matibay siya. And ngayon, ilalagay ko lang ito dun sa may labas na hindi rin naarawan, pero meron siya nakatutok na LED bulb, which is already enough para mabuhay siya at ma-duplicate mo o ma-replicate mo yung sunlight. Palibasin, napaka-init ngayon. So, pag nilabas mo ito, sigurado mamamatay ito dahil sobrang init. So, ganyan lang ang pag-transplant at pag-regrow. Regrow mo muna. And then, ito, pwede mo itong ibaon din dito kasi pangiging nutrients din ng mga bayan. Ganyan. Kaysa itapon mo, pwede mo siyang gawing replenish niya. Ganyan lang. So, that's it. Thank you. And see you later. Okay, hello guys. Para makita nyo kung paano ko nagre-regrow and paano ko iniilawan yung areas na kahit walang sunlight, lalo kung pag mainit, and nasa loob lang kayo ng condominium, nasa loob lang kayo ng flat ninyo, ganito ko nire-regrow siya. So, eto yun na yung mga nire-regrow ko and nag-recycle na mga materials like bote ng Pepsi, bote ng Coca-Cola, any bottles na plastic na pwede mong pagtaniman. Actually, nare-replicate ko yung sunlight and nagiging green pa rin sila at hindi sila nadideprive sa sunlight using artificial light. Halimbawa, meron akong light na ganyan, that is a LED, and meron din akong super light na LED din. So, nare-replicate ko yung sunlight. It doesn't necessarily mean na kailangan mo ng sunlight para ma-replicate yung photosynthesis ng plants. So, basta't maganda yung lighting, nabibigyan mo sila ng magandang wavelength na red light, nabibigyan mo sila ng blue light, nakakapag-produce at na-replicate mo yung sunlight. It doesn't necessarily mean na ibabad mo sa araw, magiging green na sila, tutubo. So, ito yung itsura ng mga natatanim ko na recycle ko.
So ito na yung mga nirecruit ko. So these are yung scallion, yung puro mga dahon lang, madahon lang na sibuyas. These are yung mga sibuyas mismo. Sibuyas din ito, and this is scallion. Actually, ito naman yung mga tinatanim kong sili na pwede kong itanim sa susunod sa mga paso. And ito is asparagus, nakaregro din ito. And this is yung sibuyas. And then this another Chinese celery. Ito naman is yung white onion. So, pwede kong ipakita sa inyo yung iba ko naman na ginawa or tinanim ko sa labas. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung advantage and the importance na mag-regrow kaysa itapon natin. And nagagamit natin ito araw-araw. So that was it. So ganyan lang yung ginagawa ko dito. And using a artificial light, which is a orange, nakapagbigay ng red wavelength yan. At saka yun is blue and red. So nare-replicate siya. Pero tatandaan nyo, baka masobrahan naman. Huwag nyo kayong gagamit ng bulb kasi masyadong mainit siya. So the best is the LED light para nare-replicate mo yung sunlight. Pag napaghalo mo yung maganda nga yan, nandito lang siya eh. Pero dapat hindi mainit. So dapat huwag kang gagamit ng bulb. LED light is the best. So ayun lang, i-share ko. And you can see it grows naman ng maayos na parang nasa sunlight. Makikita nyo, malusog siya. And then huwag masyadong matubig. Importante, basa lang yung lupa. Okay? Advantage ito sa mga nakatira sa mga condominium, sa mga walang spaces, kahit na siguro nasa squatter ka or nasa malaking bahay ka, pwede kang mag-regrow ng ganito nang wala kang space. And kung wala kang lupa, okay, mas applicable ito. Kahit nasa loob ng kwarto nyo, pwede ito basta may light. Bibigyan mo lang siya ng rest na approximately about 6 hours para naman hindi naman laging naka-expose siya sa lights. Pwede mo siya para makapag-rest naman siya. Kasi lalo sa amin dito, mainit. So kung sino man ay nasa Middle East, pwedeng gawin ito. Kung ikaw naman ay nasa Europe or malamig na lugar, pwede mo rin gawin ito as long as meron kang isang temporary light or replicating sunlight. Pwede mong lagyan ito ng ilaw. Kagaya niyan, dito nakalagay ng ilaw para at least nabibigyan sila ng artificial sunlight, which is pwede siya mag-grow ng tama. Kung mapapansin mo, dapat ito is kulay puti. Dapat ito kulay puti. Pero dahil sa nabibigyan ko siya ng temporary lighting na red and the blue light, normal siya na nagiging green. Okay? So kung gusto nyo, pwede ko ipakita sa inyo yung kasi nag-experiment ako ng isang walang ilaw and may ilaw. Makikita nyo, sa halip na green siya, magwa-white siya. So I'll show you one sample na ang difference nung nasa dark na deprived siya ng sunlight and nakalagay siya sa artificial lighting. Kasi I do experiment para ma-justify ko yung theory na artificial sunlight can be done by lights or by LED lights. Papakita ko sa inyo ng isang sample ng nagkaroon ng shoot na sibuyas na nasa dark, which is without light, nasa dark lang siya. And with artificial lighting using LED lights na ang difference nila, okay? Okay, so here is the same, magka-age yan, dalawa na yan. Ito is using artificial light, replicating sunlight na nakatama doon sa LED light and yung cool yan, hindi over LED light yan. Yun naman is okay, LED light na white. So kung mapapansin mo, yung nakalagay sa dark, makikita mo puti yung shoot niya. Pero kung mapapansin mo, yung nakalagay naka-expose doon sa LED white light is green. So doon mo lang mapapansin yung difference. Pero ngayon ito nilabas ko na kasi na-justify ko na
we can be able to use artificial light to replicate sunlight. So ito nilabas ko na. In just a matter of siguro mga 3 days to 4 days, mag-re-green na to. So ito inilabas ko na to mga 24 hours. Makikita mo, yung other shoot niya is nag-green na. Pero yung unang mga lumabas are all white. So doon ko lang mati-justify na an artificial lighting, halimbawa is nasa flat ka or wala kang sunlight na mga gamit, kaya hindi reasons na dahil nasa loob ka, hindi ka makakapag-regrow. So using an artificial lighting, using a LED bulb, is makakapag-produce ka ng photosynthesis and normal plants para makapag-regrow. Okay, that's it. So, share ko lang kung ano yung idea differentiating between a dark light without lighting and with an artificial LED light and enhancing the wavelength of red and blue light para makapag-produce ka ng photosynthesis and normal plants. Okay, that's it guys. Ito, kita mo, nasa loob lang ito. Okay? Yan, nasa loob lang ng bahay yan. So, wala sa labas yan. Kaya, walang lighting yan or walang sunlight na na-absorb yan. Kundi, artificial lighting coming from for a LED light bulb. Kaya, nakakapag-produce ako ng ganyan. So, see, maganda siyang tignan. Para siyang design pa sa harap mo. And it looks amazing. So, ayun lang guys. And hopefully, nabibigyan ko kayo ng idea and personal experiment and result kung ano yung advantage of using a regrow using a LED light, artificial sunlight. Okay, thank you, see you, and we'll keep you updated and posted.